Ito naman tayo sa RPMS tool natin, mga kaguro, sa teacher 1, 2, 3. For proficient teachers, school year 2022-2023. Meron po tayong 15 indicators sa taong ito. Yung unang indicator natin, yung applied knowledge of content within and across curriculum teaching areas, ito yung nasa CO rating natin, rating sheet natin. Dalawa ang i-rate ng rater sa classroom observable indicators natin, yung quality at saka efficiency. Ito yung sa quality, makikita natin ito sa rating sheet natin. Pag level 7, so outstanding yan. Pag level 6 lang ang rate natin, nasa 4 lang sa RPMS natin, very satisfactory lang din. Pag nasa level 5 yung rate natin, nasa 3 lang din yun sa RPMS. That is satisfactory. Pag level 4 naman, so that is unsatisfactory, or 2 lang din sa equivalent sa RPMS. Pag level 3, ito 4 na. Nasa level 1 lang. Base sa ano, sa RPMS rating. Okay, yung sa quality naman, objective was met within the allotted time. 5 ang rate natin dyan. Pag objective was met but instruction exceeded the allotted time, nako, pag sumubra pala sa oras, 3 na lang. Dito sa 4 naman, hindi pwede kasi naka-highlight. Dito rin sa unsatisfactory level 2 or level 4, hindi rin pwede kasi naka-highlight din siya, naka-blackening siya. So dito tayo sa 4 or 1 yung rate natin, pag no acceptable evidence was shown. So imposible naman din itong hindi natin maipakita. So next na itong taon na to, so dalawa lang ang CO natin. Kaya sa sample natin dito is 4 na CO. Next year ito 4 na, next year 2023-2024 4 na CO na tayo. Ngayon dalawa pa lang. So i-divide lang natin ito ng dalawa. Okay, yung sa indicator 2, use a range of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy skills. Okay, yung rate ng rater is yung quality pa rin at saka efficiency. Ganun pa rin ang rate natin, base pa rin sa ating rating sheet. Yung efficiency naman, ganun pa rin. Objective was met within the allotted time, 5 yan. Pag sumobra sa time, 3 na lang. Pag walang naipakitang evidence, 1 na lang. Okay, so run through ko na lang ito mga kaguro. Dito sa indicator 11, monitored and evaluated learner progress and achievement using learner attainment data. Ang i-rate ng rater is quality at saka timeliness. Ito pag
across 4 quarters, so 5 ang timeliness. Pag 3 quarters lang ang maipakita mong MOVs, so nasa 4 lang din. Pag across 2 quarters lang meron ka, so 3 na lang. Pag only 1 quarter, 2 na lang ang rate dyan. Pag wala talaga, no acceptable evidence, 1 na lang. Kailangan meron tayong 4 within 4 quarters para makakuha tayo ng 5 sa timeliness. Yung sa quality naman, example dito, involve learners in monitoring and evaluation of their own progress and achievement. Involve learners, kailangan yung learners natin, kasali sila sa pag-monitor natin sa kanilang progress. Pag tayo-tayo lang nag-monitor, hindi alam ng learner natin. So, ito, monitored and evaluated learner progress. So, 4 lang yan. Hindi involved ang mga bata dito. Kaya, kailangan natin ma-involve sila para 5 ang rating natin sa quality. Okay, run through ulit tayo mga kaguro. Ito naman yung sa RPMS tool for master teacher 1 to 4 or sa mga head teachers, highly proficient teachers, school year 2022-2023. Ito naman yung mga indicators ng MT at saka HT. Ganun pa rin, kagaya ng teacher 1 at saka teacher 3, yung mga classroom observable indicators nila, yung i-rate ng school head or ng principal, yung quality at saka efficiency. Okay, nag-start sa level 8 yung rate ng mga MT at saka HT. Para parehas lang ang pag-rate, number lang ang kaibahan dito, pero parehas lang talaga. Sa efficiency din, objective was met within the allotted time. Parehas lang ito sa teacher 1 to 3. Okay, kagaya ng dalawa lang ding CO ngayong taon ang meron ang mga HT at saka MT.
Ito yung COT rating sheet ng mga teacher 1 to teacher 3 for school year 2022-2023. Kung makikita nyo dito, meron tayong 9 indicators. So, siyam po yan lahat. Pero sa third quarter, ang i-rate ng rater, yung indicators 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang. Yun lang ang i-rate ng rater sa third quarter. Pag sa fourth quarter naman, ang i-rate ng rater, yung indicators 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, at saka 7, 8, 9. Ayan pala. Ulitin ko ha, sa fourth quarter, indicators 1, 2, 3, at saka indicators 7, 8, 9. Okay. Nakabase po yan sa Deped Memorandum 008, Series 2023. So, yun ang ano dito, ang basihan. Yung Deped Memorandum 008, Series 2023. Nakaano na yan, naka-aligned na ang indicators natin in 3 years, sa tatlong taon. 2022 to 2023, 2023 to 2024, 2024 to 2025, meron na mga indicators na dapat i-observe ng mga rater. So hindi ko maipakita ngayon sa inyo kasi nasa kabilang slide siya. So siguro gagawa lang ako ng ibang video tungkol dito. Pero pag i-research niyo yung DepEd Memorandum 008 Series 2023, makikita niyo na talagang hindi lahat ng indicators na nakikita nyo ngayon, yung siyam na indicators na to, ang i-observe. Anim lang talaga ang i-rate for third at saka fourth quarter. Ulitin ko ha, yung sa third quarter, yung indicators 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang ang i-rate. Pagka fourth quarter, indicators 1, 2, 3, 7, 8, 9 lang. Okay, so dito tayo naman sa ano, master teacher 1 to 4 or sa mga head teachers. Okay, kagaya ko, sa head teacher ako. So, ito yung rating sheet na gagamitin ng school head ko. So, meron kaming ano, 6 na indicators. Pero kagaya ng sinabi ko, base sa DepEd Memorandum 008, Series 2023, ang i-rate ng school head or ng principal sa mga HT at saka MT ngayong taon, hindi itong 6. 4 lang ang i-rate ng rater. Yung indicators 1, 2, 3, and 4. Itong 1, 2, 3, 4 indicators, yung i-rate ng rater sa third quarter. Pagka fourth quarter naman, ang i-rate ng rater ay ito yung indicators 1, 2, then 5 and 6. So, tig-apat lang. 4 sa third quarter, 4 din sa fourth quarter. Okay. Mabuti na yung guided tayo habang ano. Yan lang mga kaguro. Mag-research lang din siguro kayo, no, para makita nyo yung DepEd Memorandum 008 Series 2023. Sa ngayon, pasensya na po, hindi ko pa muna maipakita kasi mahirapan pa ako mag-set up sa ano, sa OBS studio po. Maraming salamat po.